Yun ang tanong. That is the question for Blacklist International. We're still here on Averse, Claude for Aqua and Killer as well. And on the other side, it is basically just this is a lineup na I think nagamit na before na Omega, I think week 8 or week 7. It looks very familiar. It's, yung Toshi na naka Freya. It is it's very effective, it's very scary. We'll see kung ano ang diskarte ng Blacklist International if they want to still stay at magpwersa na game 5. It will be perfect. So far ginawa nila. Sige, Claude, hindi niya kaya ng 1v1. What if it's a 2v1? Doon sa gold lane. Samantala, Blacklist International naman. Spotted? Okay. Okay. So, si Killer ang magta-try dito. No? Buti na lang ngayon. Nakikokontrol din niya yung wave right now. And preventing itong si Freya. Mid lane, obviously, that's not even a laning stage. Kanya-kanya buhay na lang yan. So, nasa side lane, saan ang focus natin? At yun na kayo tinotarget dito. Ejector! Off the mark! Eson nga lang, makakatakas dahil doon. Wow, bihirang... Well, very rare mistake from Mr. Fundamentally. That's right. Okay, siguro na out of target lang talaga. Na out of range pala. Na out of range lang. Yep. And kataon lang. Pixel perfect. Yeah. Pero yeah, because of that, I think it's gonna be a wasted rotation there from Omega. Top lane. And okay pa rin naman si Hadjizy. He already and he has a double buff. Wala problema sa kanya yun. Oh, for sure. Hadjizy, wala siyang problema. Si Siang Roger. Yung jungle talaga ang... Paborito na isang Roger. At this match point para sa Omega. Maganda yung kanilang draft. Promising, it's very standard. It's, sabihin na rin natin, ano siya eh, paborito ng Omega? Dahil meron sila nung Freya. That's their own flavor. So kung gusto nila i-close out itong series na to, perfect. What a perfect situation para sa nila. Yeah, exactly. Again, Blacklist are still gonna have to win this to go for a game 5. It's gonna be a little difficult considering, you know, it is Omega. Really hard to keep toe-to-toe with these guys. Nakalimutan, malakas mag-win streak tong mga to. So, exactly. Very difficult to fight in this series. Now, tingnan natin yung magiging win conditions of these teams. Can Killer actually hold off against a Freya? You can KurtTzy survive? Sa kabilang dako naman. Yep. Nice usage of the Detonas, pero walang kill. Samantala sa baba, obviously meron nun. Na-GC, nako po Edward. Napilitan na pa-purify na rin para matanggal yung mga slows and the controls. Dahil tumama din yung first skill nung ating Hadjizy Roger. Full clip in the middle. Just clearing that one out. And the first blood goes in favor of Omega. Yep, and kung gusto yung maging in favor sa inyo ang laro, wala na akong maisip. Thanks to this Village event, guys, from October 27 to November 13. Check it out in-game for a chance to win the real special skin. Oh my God! Oh my God! What a steal, Edward! Big time plays from big time player. Sabi dito ni Edward at syempre, natulungan pa nga kill kay Heath. Turtle na punta sa side ng Blacklist International dahil might be a misplay. Ang sayang effort ng Omega na. Okay. Nice, bigla na lang papantay na yung ginto. Oo, that was so surprising. Still, Omega, of course, will be the ones on the defensive dito sa bot lane. Exactly. There it is. Ang ganda nga naman ng Witcher Shower doon. Killer will be out though. Toshi, lumilipad. At wala na rin sila maaabutan. And the Blacklist International, ang ganda ng pag-back nila doon. Even Stevens ang ating gold. Well, syempre may konting lamang Omega pero medyo I'd say negligible at this point. Yeah. Yep, very very small actually. Look at Esson, kaso ooh, sakto-sakto yung talon. Haze in trouble pero maatak mo. Tatlong bigla na members ng Omega dito with the Witcher Shower in there. Killer trying to survive. Kaban niya mo boy mo ang hindi. Pero nandito na. Oh, Feather just to the face. Gets the kill. Hadjizy, mabubuhay doon. Sabi ni FULLCLIP, doon na lang ako kay Heath. Whoa! What an ejector mula kay Mr. Fundamental. Esson versus Heath. Magkakatayaan ba? Magkakatayaan ba? Yun ang tanong. Sky Woo! Guardian Helmet para doon sa atin. Wow, that's the maximum sustain on that Barats now. Siya lang yata yung hero. D3? Yep. Siya lang yata yung hero na okay yung... okay. Edward scores it. Pero, Kurt, yung Barats lang yata yung talagang hero na... Masusulit yun, no? Masusulit ang Sky Guardian Helmet. Bihira yung mga hero na kayang mag-maximize yun. 100%. Hadjizy,
zoning out itong si Aqua para hindi makapag-creepings doon sa may top lane. Hindi pa mag-money shot. At nandito naman si Edward si Killer Mara mag-push dito sa may... So, this is Omega. Yung move nila dito ay para pigilan ang pag-perform na rin ni Aqua. Well, Aqua looking a little bit difficult to go near targets at this point. Pero again, we're still waiting. Pasok na naman! Oh, there it is! Oh, na naman! Eson! Nako na naman ni Eson! At makapag-flicker pala yun. Then maliligtas. Mamamatay doon yung Claude pero mapapatit ng isang Chang'e. KurtTzy. Nako po! Nice! Purify para kay Edward para hindi matetonas. Welcome ni KurtTzy. Hinahabol na nga siya. Makunat ka. Masustainable ka. But against three, in this stage of the game, makakuha ng Blacklist International yan. Toshi na mag-push na lang. But again, what is happening sa Omega? Parang hindi yata tama yung numbers dun sa retribution nila. Oo nga eh, parang may mali ah. Hindi ma-lockdown ang retry ng Omega. Okay. Pero sa ngayon, again, I think it's just good positioning from Blacklist. Just forcing weird positions yeah. mula sa Omega. Kaya hindi din makapwesto ng maayos yung, ano, yung retry ni Hadjizy. Have to be careful about this. Kaso nahuli din si Edward sa likod. Wings by wings para makatakbo. Killer, kinokontrol si Hadjizy. And Eson, aalis na lang din. 5 man na yan. Si full clip, ang tapang talaga ng Lancelot nito. Yep. Ng klase. Still going. And Heath still holding steady here. On the mid lane, nananakot lang with that ejector. Yep. Still. Whew. Even tayo, I think we are still pretty much even on this game. Right now though, it's a 700 gold lead. Yeah. Pero like any team, like either one of these teams can actually win in 5-0. Edward though, I think it's open last of Pharsa ni Edward. Oh. Yung damage output, iba yun. It's a clock of destiny for sure. Omega, wala pa rin yata sila magic defense at this point. Kailangan ding ingatan yan ng Omega na huwag magpahuli kay Edward. Edward yeah, no? For sure. I mean... Come on. Bakit nga naman mag-recall doon? Uy, tinamaan na naman si... The favorite Pharsa spot. Yeah, this is the Pharsa spot, di ba? Yep, the Pharsa spot right there. Ito, dito naman tayo. Atin natin kung makaka-engage na naman ang Blacklist. Kasi feeling ko, gusto lang engage ng engage eh. Oh, Toshi, guli ka, boy! Uy, dita ka dong! Ginagawa mo dyan, sabi ng Blacklist International, sabay kuha ng turtle ngayon. Claude at Lancelot, obviously, makakuha nila yung pangatlong turtle na punta sa Blacklist International. Who would have thought sila pa makakuha ng tatlong turtle na yun? Anong nangyayari dito, mga kaibigan? And I think KurtTzy on Barats as well. Parang medyo hindi kasing effective like we thought it would be. FULLCLIP being aggressive laban kay Haze! Calculated! Ilista mo na! Sabay si Esson, tumalon. May combo pang kasama. Further their strike. Damage na rin ni FULLCLIP. Tumalon. KO mula kay FULLCLIP. Income sa GZ, pero wala siya magagawa. Blacklist International, feeling the confidence now! Yung sinabi ko nung game 1 eh. Alam mo si FULLCLIP, ang taas ang winner dito sa Lancelot, pero walang team na nagbaban. No? It's just unbelievable. Calculated, man. He's got this hero down to man. Ibang klase nga naman. Hindi pa rin napupush yung Tori dito sa baba, but eventually it will. Yung mid lane din na dedepensa ng Omega. Umamang bigla ng 3,000 Blacklist International. And what is this? Gillette Instant Replay for sure will show us kung gaano ka-calculated. Ayun, no? No hesitation. Malinis na malinis. Man. Parang Gillette, napaka... Grabe, no? Napaka, ano eh, on point. Shave the day. Shave the day, mga tol. With Gillette Instant Replay. Again, that's just mastery of the hero. Mastery! Napatay na rin yung Barats doon. FULLCLIP na nataman ng Meteor Shower. Pero, woo! What a thorn rose to dash at Eson! Nako po, reminiscent of a former Blacklist International agent. Sa kaliwa yung dati, ngayon sa kanan naman, ode to the Honda Beast himself. At nakuha pa ano kill doon sa Jawhead. All of a sudden, na may momentum na ang Blacklist International. Everybody stepping up. Pati na rin to si Killer, pati rin to si Edward. Okay lang. We'll see. Hindi pa tapos ang laban. Lamang lang ng 4,000 Blacklist International. Papag-game 5 ba? Hindi alam. Si Mr. Band. Hindi alam talaga. Nandito nga naman kasi yung anak niya na si Chin Valdez. Oo. May taga, may ano, may suyo. May suyo. Oo. Oh, look at Edward abusing yung mga Pharsa spot. Samantala yung Blacklist International, nandun si Killer and FULLCLIP para mag-take ng Lord. Yup, here we go. It's gonna be a very easy Lord.
unless pilitin ng Omega. Nice ejector para kay Eson, pero mas maganda yung talon, nag-ulti na rin para makontrol. At yung nakakuha na rin ni Lancelot yung kill dun sa Lord. Sabay namatay si Eson, so okay lang din para sa Blacklist International ang trade-off, tanke para sa Lord. Kailangan sila mag-ingat dito. Again, you cannot underestimate din naman ang late game capabilities ng isang Freya. That's right. So, halos grabe talaga yung double core na ginagawa nitong Omega din. So, they have to be careful. Look at Aqua. Mag-queen space ba to? That would be great para sa Claude, I feel. Mm-hmm. Tapos may Anticulus na si Esson, so okay yan naman sa Freya. At same time kay Roger na naka-wind talker, di ba? So, nag-a-align naman. Dominance Ice available na rin sa Blacklist. Nasasaktan na rin sila mula sa feathered airstrike ni Edward. Ooh. Sakit, no? Sakit. Buti na lang meron silang Chang'e. So, napakadali mag-defend para sa Omega. Yeah, again, the Chang'e pick is just perfect for this lineup. Pero problema, lahat ito melee. Kaya kailangan lumapit sa kalaban. Nakuha na si Edward doon. Ooh. Napadugo si Edward Esson. No, pero kumante si Edward dito. Look at Heath. Have to be careful. Pero may wings by wings para makatakas. Safe so far, Blacklist International. But looking at Omega, makakapag-depensa din naman sila. Actually, have a very strong defense at this point. Totoo yan. Itang mo yung talon, yung like and pounce niya, no? Like and pounce ni Hadjizy. Iba din talaga. Talagang. How do you feel about itong si Aqua? Yun na nga, queen's wings na para kay Aqua. So, safe. At may damage output na rin yan. Kalain mo yun, no? So I think the Queen's Wings is definitely something that's gonna make sure na yung Blazing Duet kaya tatagal. Exactly. Tatagal at tatagal yan. So, Omega has to be careful. Huwag silang magulat or huwag silang magkamali sa targeting. Correct. No? Makala nila si Aqua yung damage pero yung pala si FULLCLIP, no? Exactly. Hindi mo rin malaman, eh. Parang, hindi mo rin pwedeng pabayaan yung Claude. Exactly. Sa Omega, ganun din naman si Toshi. Ang problema nga, sinabi mo ito paulit-ulit, melee-based. At nakikita nyo ang kakaibang ginagawa ng mga teams natin, tatawag na freezing lane. Ang ginagawa ni Uranus kanina, hindi siya umatake, manglalasit lang siya para bonus gold. Or minsan nga, nakatayo lang talaga, literally. So what's happening in the middle? Ayaw kasi magpakita ng mga force ngayon ng Blacklist International. Eventually, yung orange buff makukuha ng Omega sa double buff ulit siya, GZ. Yep. They're feeling confident ngayon at least. That's something na hindi naman yata mawawala for Omega. Control of their jungle. You can still do a lot of pressure with Heath, like right now. Kaya mo si Haze. Feather Gear Strike ginamit namin dito. Heath, kaka-cancel na yon. It's gonna be the purple buff na knockout. Lancelot, so wala dyan si Roger. Although, at this point, hindi naman din ganun ka-importante yung purple buff for Hadjizy. Mas maganda nga lang talaga na hindi nila yan binibigay sa Blacklist. Exactly. Which is another source. Pwede kasing mag-allocate bigla ng purple buff yung Blacklist dito kay Edward. Exactly. To make the feathered airstrike even hurt even more. Correct. And nakatakot din yun. Edward, wow! Speaking of, napakagandang game sense. Just to detect, no? Detection is key. Vision is key. Grabe. So, it's still still a very good game here that we're having. 10-4 at 13 and a half minutes. Nagpapakita yung si KurtTzy dito. Halata-halata, full pit, tumalon, okay. Tumi-stack lang ng kanyang dash, of course, yung puncture. Adds damage sa Thorn Rose. Kita mo naman kung gano'n niya kabisado yung kanyang hero. Beautiful. Beautifully done. There you go. Si Aqua, stack lang din. Killer sa likod. Go for KurtTzy. Walang control pa yung Blacklist International sa ngayon. Hindi rin sila pwede mag-overextend. Omega, making sure that they are just shoving the waves. Wala pa ako nakitang ito. Solid na play from Kurt here. Yeah. He has to really maximize this hero. Tayo nakita ng solid na pickup. Yeah. I think most of the pickups na nakita natin is coming from Heath. Exactly. So, si KurtTzy, makapag-stack lang din yan. Okay. Lord, sisimulan ng Blacklist International. Are they feeling confident dito? Nagsiset up ng Death Rush. At sabay top yung Omega pero nagpakita na si Heath. So alam reset na yan to, ng Blacklist International. To. It's gonna be a reset, definitely. Si Edward uwi. Wala siyang buff. Uy, pero may nahuli sila. Skiller! Skiller nga lang. At this point, Uranus ay mahirap nang patayin. Yep. You need 4 or 5 members to kill this guy. Ayaw nila. Nagsiatrasan na kita. Teka, may nahuli tayo. Teka, Uranus to. Back! Back lang. Back to back. Oh, Lord, sinisipula na ng Blacklist International dito. Heath na pa-flicker na. This bad. KurtTzy in the middle. Pwede siyang i-kite talaga ng Blacklist International dito.
And Omega, sabi nila, hindi maganda yung spot. Let's just back down. Umuwi na lang muna. Next round. Yep. Wala. Kaya na. Kaya nina. Wala ding mahuli si KurtTzy kasi nga pala, triple purify nga pala itong blacklist. Eh, no? Exactly. Wala sa isip ko yun. Ha? Napakahirap talaga. Kahit may madilaan si Detona, walang maihila. Scary, scary, scary. Stalemate tayo ngayon sa ating laban. 15 minutes in. And si Killer, as well as AQUA, medyo nagsisimula na dito. Papunta na rin si FULLCLIP para merong retribution. Yep, pangatlong reset. Nag-push lang, of course. Bush play. Go pa nila play, dito si Heath. Go pa nila. Tinatanong na nga. Nandun na rin si ESON. Controlling this one. Kung may chair shower. Naka-play si Duet sa likuran. Natutunan na yung mga members ng Omega dito. In fact, Toshi is gonna go down. Feather there's next sa mukha na rin. KurtTzy nag-flicker palayo. Where is the rest of Omega? Hindi na rin sila lalaban. Sabi nila, it's okay. Napatay natin yung Freya. Low si KurtTzy. Pero mabilis mag-regen yan. May Sky Guardian helmet yan. Lord, sisimulan na. Uy, Heath. Ang gandang ejector play. Pero on a Uranus, obviously, wala siya pala. Edward, napakatapang in front of their opponents. At yun na nga, Lord, taken by Blacklist International. Man, 11-4, Omega is losing this game. Tingnan natin nga lang yung kanilang depensa. And defense is gonna be the difference maker here. Sa laban na yun, wala si Toshi, pero they were still able to at least give a threat dun sa Lord take na yun. Pero, malaki na! Ang Blacklist International Gold Lead amounting to almost 10k. Kaya kailangan ng ingat ng Omega. Mas mahapdi na sila AQUA ngayon. Kahit 0-1-3 yan. For sure. Oh, look at Edward. Si Edward walang takot. Wala. And nakuha na nga yung Torres with a dash from the Lord. Heath! Naghanap ng target for the ejector. Si ESON lang nataya. Nakakuha ng inhibitor. And sa top lane, yung Claude. Sa baba naman, nandun si Uranus. Blacklist International on a good trajectory. Naupo, mukhang pag-game 5 na nga tayo. Pero hindi pa tapos. Tinos na nga. ESON, hindi tatama. Killer. Isa with a flicker. Toshi, lalaban na rin. Pero tinutunaw na rin dito ni AQUA. Blazing Dumit, gagabit na nga. Napatay nila yung Freya. Meteor Shower, hindi gano ka-effective. Dahil mapapatay pa rin si Heath sa likuran. Double kill na para kay Lancelot. And that's FULLCLIP. With his signature hero. Big time plays. From big time players. Sabi ng Blacklist International, si Haze, nasasaktan na rin. Killer still is alive. He's still up. He's still fighting. Oh and my of goodness. Of course, that's gonna be a full 5-man push na kaya mang pigilan ng tatlo mula tingnan sa Omega. Tingnan natin. Sumusugod na ang ESON with a jump sa likuran. Tinatry nila with the Meteor Shower pero kulang yata. Oh, nagbaking Blacklist International dahil kinulang sila ng damage. FULLCLIP is safe. Ligtas ang mga core. Blacklist. Buhay pa sila. Omega, they're still alive too. What? Hindi ko alam. Kaya pa lang depensa ng tatlong miyembro ng Omega. Yung ganong klaseng push. Wala sa Blacklist. And the Meteor Shower really taking its effect right now. Ngayon, si Toshi, nagiging problema here. Pag namatay si Toshi, nagsisiatrasan ang Omega. And kanina, namatay siya without even using the Purify. Which is, again, that's just an amount of crowd control na meron din naman dito sa Blacklist International. Wanna say, man, ang nangyari din kasi is meron kang Barats. Barats, napakaganda ng wave clear din yan. Even as hindi ganun kalayong range, pero ang bilis din magtunaw niya ng mga minions. Happy na manapag-defense yung Omega. So, I honestly feel that 18 minutes in, yung Blacklist, kung gusto nila matapos to, kailangan pa nilang hintayin yung next Lord. I think so. It's gonna be very difficult. Close to impossible to break down the defense of Omega without the help of the Lord. Exactly. Sa puntong ito. So they really need to chill. Huwag kayong magkakamali. Malaking pagkakamali. And maybe you can finish it off next quarter. Right now! KurtTzy! Nagpahuli dito, Pharsa. Dealing the damage. Nakita mo naman kung gano'ng kasakit. Gano'ng kakate. Flicker pala yung blazing to within. AQUA medyo nasaktan. Kailangan mag-back out. ESON walang aabutan. Omega. Akala natin nagkamali na si KurtTzy, pero buti na lang tinulungan na kanyang mga tropa. Tumakbo ang dinosaur. Woo! Na malaki. Woo! And I think he also forced AQUA na na umatras, mag-purify at tumakbo with the use of Detona's welcome, which is nagamit naman niya ng maayos. And again, KurtTzy, very close. Kung nawala siya doon, yun na yun. Could be it. Like, dito si ESON, this time may ulti na kasama. Si Edward, angkati na nga. Lancelot, legendary. Sama mo na rin si Hadjizy. That's a shutdown. Mula dun sa Khufra, double kill para sa Blacklist International. Toshi nag-a-ball, pero kited ng members sa Blacklist International. 3 down para sa Omega. Haze and Heath,
kaya ba nila ang dalawang support combination ng Omega? Kaya ba nilang dumipensa? Heath, ginagawa na niya lahat. Sinasacrifice niya yung sarili niya. But Haze, meron siyang meteor shower. Kaso hindi siya pwede muhabat, inatry na niya. Kaso yung base, durog na. Blacklist International, we're going to Game 5! We have a Game 5, mga kaibigan. And... woo! I can't believe my eyes. It's just... wow! Deja vu! Deja vu! Ay, naku, Rob Luna. Si Rob Luna kasi. Mr. Valdez. Si Mr. Valdez. So, ito yon.